kulay lila. Napakalagkit. Ang sarap nga namang ngatain itong pagkain na ito na nanggaling pa dito sa San Pablo, Laguna. Nakakita nyo po itong hawak ko mga noya. Isang napakalaking bagay. Nakala mo ba to? Hindi po. Ito ay ubing puti na ginagawa dito mismo sa factory nila Sir Nilip. At ikikwento namin sa inyo at ipapaalam ano ba ang proseso nito. Kaya huwag kayong bibitiw. Samahan nyo kami. Tikman natin ito. Ang napakasarap na ube halaya! Sir Neil, magandang tanghali po sa inyo at salamat sa pagpapaunlak mo sa Kuya Dex na makapunta dito sa Tentay Idang, home of the original ube halaya, mga noy. So, ito Sir Neil, gusto ko lang po siguro ng konting kwento. Since 1970 pa, paano nagsimula itong Tentay Idang ubehan na ito? Kasi maliit pa kami, mahilig na sa ganang matamis yung luto. At ang kanyang naging ube halaya. Mm-hmm. Hindi pa masyadong sikat. Mm-hmm. Kung kasama nung kami pala nag-uumpisa, si ang aking ina ay kung saan siyang dinadala yung ube niya. Parang nilalako niya. Mm-hmm. Hanggang sa medyo nakilala na konti. Pero mahina pa rin po yung pa-uti-uti pa rin lang yung aming luto namin. Mm-hmm. Kasi nung lumakas naman po ito, itong na 90s na. 90s? Oo, 90s, 2000. Dami nang may gusto. Marami na, no? Marami na nakaano. Mm-hmm. Kaya naos ang diabetes yun. Nako. So ito sir, nasabi nyo nga, kayo ang kauna-unahang nag-uube dito sa lugar ng... Ano nga po pa ang specific na address natin dito? Barangay San Marcos, San Pablo City. San Pablo City, Laguna. Tapos kayo... naisip ko lang maitanong sir, bakit kaya ang daming pwedeng maging negosyo sa matamis, andiyan yung madadali lang eh, kumbaga para sa akin. Yung ube po pa napakahirap gawin. Mahirap talagang gawin. Oo, paano yun po ang nanay pinasok na negosyo ni inang? Ay kasi nung una po naman yan, isang beses lang kasi magluto isang araw, maghapon pang lutuin. Okay. Ngayon, ang professor, ang pagluluto dati ay medyo matagal siya maluto. Babalatan, lalaga, pagsasala, matagal din yung pagsasala. Mm-hmm. Bago yung pagluluto din, yung sarikalong pagluluto, mas matagal yun. Inaabot yung 2 oras. Ayun, barang doon, nagsimula yung sarap ng ingredients. Yung mga lahok. Opo. Ito Sir Neil, tanong ko na din ha, bakit Tentay Idang ang pangalan ng ating tindahan ng ube? Kasi po, ang pangalan po ng nanay ko ay Vicenta alias Tentay. Tentay, okay. Yung kapatid ko naman, Iraida, Idang naman. Idang, no? Pinagdugtong. Tentay Idang. Noong pa man yan na po ang pangalan, Tentay Idang na. Tentay, yung noong nabubuhay pa lang po si inay, Tentay pa lang. Tentay pa lang. Oo, ngayon, mawala si inay, si Tentay. Sidang naman umawak, aking kapatid. Kaya dinugtungan ng Tentay Idang. Sir Neil, siguro ang magandang question na gusto malaman po ng mga nanonood sa atin, ano kaya ang special dito sa ube halay na tinitinda ninyo? Sa dami ng regado, sa tingin ko, at saka nagustuhan talaga ng lasa kasi marami siyang ingredients eh. Ingredients. Oo. Okay. So talaga pala nga ito hindi lang basta-basta ginagawa nyo, no? Talagang sinasamahan pa ng ibang ingredients pala to. Ako pagkakaintindi ko diyan Sir Neil, yung ube alam yun lang yun eh, di ba? Yung pala may isang kapa pala yun. Marami, gatas, asukal. Mm-hmm. So para naman ito Sir Neil, ito nagne-negosyo, nakita ko napakalaki na nitong gawa ng ube. Dati ube maliit pa lang ito. Maliit pa lang po dati. Pala kami dati diyan sa tabi-tabi. Nabili lang namin din ito, kaya medyo lumaki na. Ngayon eh, nakita ko napakarami na rin natutulungan tauhan, ano? Medyo po, parang gano'n nga ako. Ayos ha? Ito ba, Sir Neil, kung sakali pong may magtatanong sa atin na saan nila pwede ito mabili? Meron ba kayong mga branches in Manila or dito lang sa San Pablo? Sir, wala po. Dito lang kami sa San Marcos. San Marcos. Sa San Pablo po, sa bayan, di-deliver po ako ng ube dyan. Mm-hmm. Ayun po, halos panabila kami noon. Mm-hmm. Kasi bata pa ako, nag-deliver ako ng ube dyan. Mm-hmm. So ito, matitikman lang nila dito sa... Matitikman lang. Meron po nabili po dyan mga
Binibili na ba? Binibenta na. Binibenta ni Rachel, no? Eto, sir, kung mayroon na gustong umano sa inyo ba, kumontak. Saan ba sila pwedeng kumontak sa inyo? Ah, dito po sa aming barangay. Meron po kami yung Facebook page na ang pangalan po ay Tenta Idang. Meron din po kami yung telephone number. Ayan ba. Para po kayo maka-order din sa aming negosyo, yung Ubi Halaya. Eto ba, sir, yung Tenta Idang na Ubi Halaya na to, para lang sa konting inspirasyon po, no, sa mga nanonood sa atin, eh, ano ba ang naidulot sa buhay natin itong pagkain na ito? Napakalaki po. Unang-una sa pamilya. At saka nakapagtapos din ang aking mga mamangkin, mga anak. At saka nakatulong din sa ibang mga tao na nagkameron trabaho. Ayos. Maraming bagay. Totoo nga naman po yan, sir, nila. Sa tulong din ang ating natitaas. Oo nga naman. Anyway, sir, maraming salamat sa oras. At ito ay aalamin na natin kung paano ginagawa itong ubi nila. At tikman natin yan, mga noy. Ito, mga noy, yung sinasabing ubi po ni Sir Neil na ginagawa nila dito. Nakikita nyo kung gaano kalaki. Halos sa 2 pie, no? Pero meron pa nga mas mahaba dito. Pakita lang natin. Ayan. Kung titingnan, para siyang puno, no? You know? Para siyang sanga ng kahoy na puno. Pero ito yung ginagawang eksaktong ubing binibenta po rito sa San Pablo. This one is ubing puti po ito. Ha? Kasi sabi nga sa akin ni Sir Neil, yung ubing, yung purple, na original ba, medyo mataas ang presyo at talagang bihirang-bihira ang supply. Hindi gaya po nito mga ubing puti na napakaraming nagtitinda. Doon tayo sa kabila. Yung hilaw na ubi na yung mga noy, no? Nakita nyo, ito po si Kuya, babalatan ngayon yan. Mapapansin nyo, ganyang kalalaking ube yung ginagawa po dito at ganyang karami. Nililinis nila, uhugasan. Ayan, no? Bukod dun sa ubing puti, meron din po sila dito na additional ingredients sa ginagawang ube halaya dito. Ito po yung kamoteng kahoy, no? At sabi nga sa akin ni Sir Nir, yung pag nilalagyan kasi nito, mas masarap kainin yung ube halaya. At pag nabalatan pong lahat ito, ilalaga nila at gigilingin dun sa malaki nilang gilingan, sasalang dun sa kanilang napakainit na kalan. Okay, tikman na natin ito, mga noy! Ube Halaya, Chef. Oh, Maricel is in the house, syempre, para damayan tayo at matikman. Dahil si Chef Maricel po, lingit sa inyong kalaman, siya po ay isang pastry chef, no, Chef? Yes, tikman natin yan. So, ngayon, kanilang Ube Halaya. Naku, i-reviewin yata ni Chef Maricel itong Ube Halaya ni Tenta Idang, sinila Sir Nila. Bubunot lang ako dito sa likod, Chef. Sandali lang, ha? Oo nga. Ayan, o. Pakita ko sa inyo, ito po yung ating Ube Halaya. Yan na. Brought to you by Tenta Idang. Since 1970 pa to, Chef, ha? Yes. Kaya kung isipin mo, ilang dekada na ang nakalipas. Nakalipas. Oo. Hanggang ngayon, ito pa rin po yung binibentang ube halaya. Mm-hmm. Ibig sabihin, may delikad? Hindi naman. Siguro, dekalidad. Dekalidad. Yan. Dekalidad pala. Okay. So, Chef, sige. Ikaw muna mauna kasi isa ka sa mga malupit na pastry chef para malaman natin kung anong lasa nitong ube halaya. Yan. Okay, mga kaakay. Titigman na natin, mga... Tikman niya daw yung ube halaya na yan. Natanong mo, ayan yung sinasabi ni Sir Ning na kailangan may kamuting kahoy yata para... Tikman na natin. Pia. Sige, banat! Aba, okay ah. Ganun pala yun. Ang sarap nga! Kasi ano pa, Chef? Kakaiba po siya yung nasa bote na nabibili lang natin sa mga grocery, no? Ang sarap ng tamis. No? Kuya Dex, tamang-tama po ito sa gagawin kong ube ensimada. Papalaman mo? Oo, bibili talaga ako mamaya. Actually, totoo. Ayun, no? Pagkatapos doon, ipapadala natin sa kanila yung nagawa kong ube ensimada. At sila na naman yung sige, patikimin natin. Pwento akong kaya. Okay. Pakain lang ako doon. Dahil po may bilhin dito. Bilhin siya sa dalay ko dyan. Nakagulo pa kami nito. Parang gustong-gusto ko pa eh. Makakalati ko yata. Kaya Dex, magbili tayo mamaya. Oh, eh, isang box, gustong-gusto ko eh. Magkari, mag-aantay ako siya. Mag-uwi ako dito. Ganyan
Sobrang ano na. Napaka pag minatamo siya ano. Firm, no? Napaka firm. Daman-dama yung lagkit, no? Hindi siya, kumbaga parang mahirapan kang ngatain yung nagdidigitan, no? Lalo pa yung pag ibig ko po sabihin, no, isang pustiso. Hindi nililikit sa pustiso. Hindi makatanggal mo siya mo. Yun. Ang sarap niya sa bibig. So mamaya, kayo naman titikip, ha? Kami naman dyan. Siyempre, tama yan, ha? Na mga gusto pong bumili, no? Puntahan niyo lang po itong tindahan nila Sir Neil, no? Ang Dentay Edangs dito sa San Pablo. Pakita lang natin address. No, yung address, phone number. Tapos yung phone number, tama. Sinabi Chef Maricel, yung phone number at yung Facebook page na pwede niyo silang mag-order. Mag-order at makakausap din, no? Baka kasi Chef, isang araw meron kumontak sa kanila or meron mga nanonood sa atin na gustong gawin ito maging business or reseller. Reseller ba, no? Reseller. Pwede silang kontakin dito kaila Sir Neil, ha? Ayan po. Pinakamatandang gumagawa ng ube halaya dito po sa San Pablo City, no? Sa Laguna. Dentay Edangs. Tsaka murang-mura lang dito, mga kakay. Ito, pakita mo nga yung presyo niya, no? Natatakam din ako sa iyo, eh. Natatakam ka pa, ha? Oo, natatakam ako. Actually, yan nga po nakikita niyo yung presyo. 45 pesos lang. Oo. Meron ka ng ube halaya, no? Napakamura nga talaga yung presyo niya. Sa panahon ngayon, no? Ganito po kalaki, no? Affordable na. Ngayon, tingnan ko siya parang isang llanera natin yung ginagawang leche plan. Ganun po kalaki niya at makapal yung sukat nitong ube halaya na to. Ano po pwedeng gamitin, paggamitan nito, Chef? Bukod doon sa sinasabi mo, pwede ipalaman sa ensaymada. Actually, sa pandesal, no? Pwede rin. Actually, Kuya Dex, tama-tama po yan ginagawa sa cake, ube cake po. Kung alam niyo po yung ube cake na with mousse, ito po yung nalagay sa taas. Tapos, layer-layer po ay ube yun. So, ito, tinutunaw niyo ba, Chef? Para maging pang-layer? Ito po ay nilalagyan lang namin ng cream for additional na para pag nilagay namin dyan sa cake ay runny siya. Oh, ito nyo naman, ha? Ganun pala ang discount. Pero kapag nilagay ka ng cream, kailangan mag-add ka ng ube flavor para ube na ube siya. Pero dito, hindi na kailangan mag-add. Tama kasi nilasa. Pure ube na to, eh. Oh, tama na yung lasa. So, yun lang po. Kung sinong gustong matutong magawa ng ube cake, yan. Yan ang susunod kong gagawin para... Sino daw yung gusto matuto, ha? Oo, sinong gusto by matuto way, mga ano, mga ng ube cake? Meron kang ano, eh. May TikTok account po si Chef Maricel na pwede nyong i-follow. I-subscribe. At saka, siyempre, lumalabas din siya doon sa ating alagang Akay YouTube channel, no? Na minsan Akay Facebook. O, tsaka Akay Facebook, no? Nagpapakita po siya doon ng mga ginagawa mo, Chef, no? Mga ginagawa namin, araw-araw, lahat ng klaseng content. Yan, katulad nito, Shopaw. Ano ba? Yung mga ensaymada, gumawa ka naman siya, no? Yes. Last time, ensaymada. Basta Filipino delicacy. Yan, pastry, mga dessert. Magaling po dyan si Chef Maricel. One time, makakasama ko po siya pag gagawin ko ito ng belekoy, no? Ayaw mo ng belekoy. Yan ang challenge natin sa kanya ni Kuya Dex. Ayaw ng belekoy. Anyway, nanay, siyempre, maraming salamat po sa inyo. Buko lang to. Diyos ko, naubos na po. thank you mga nanay sa pagsama nyo naman sa amin. Sana na-inspire namin kayo sa isang episode nito, no? Na sila Sir Neil, no? Magmula noon hanggang ngayon, established business pa rin, no? Nasa industriya pa rin ang pagtitinda nitong ube halaya. Ayan, ha? Siyempre, banggitin ko na rin po, huwag nyo kalimutan, suportahan ng ating foundation, no? Yes, yung, Akay Foundation. Yun, no? Alagang Sol, Alagang Akay. Yan, at ang ating Facebook page na yung Akay na Facebook page natin, no? Puntahan nyo rin po at mag-follow tayo. Of course, yung ating YouTube channel na Alagang Akay. Maraming salamat po sa pagsuporta dyan sa ating foundation na yan. Dahil yan nga po, isa ako sa voluntary yung sumusuporta dyan para, alam na, marami pa tayong matulungan. Yung po yung parang focus ko ngayon, ipaalam sa tao na merong Akay na tumutulong sa mga PWDs. No? At hindi lang dyan, kuya. Nga, diba? Pati rin sa mga senior citizens at solo parents. At sa lahat ng mga tao na nangangailangan. So, Chef, sandali lang, ha. Meron lang ako nakikita rito ng isa. Ano na naman yan? Kuloy ko lang si Sir Neil, ha. Kunin natin to. Naku, ito. At anong bago dyan? Ito yung ube jam. Okay, pwede sa tinapay. Naku, actually, Chef, yan sinasabi mo, ha. Totoo yan. Ito, mga ano, inabibili. Bumili ako nito, Chef, sa Baguio pa. Ito, bubuksan ko na. Actually, gumagawa ako ng ube loaf. Ayun. At pwede natin ilagay. Pwede itong isama.
Ito tingnan namin. Ubi loaf. Yung ubi dyan po ng Tentay Idangs. Masapa, tatlo. So, dito lang sa Laguna pala, makakakain ka na nung ganitong klaseng. Teka, kailan ba natin? Pwede na ito, sausaw na natin ito. Baka mauubos din ito eh. Sige, try natin, try natin. Kung bango? Sarap. Uy, abubo. Kuya, may tinapay ka ba dyan? Ang sarap sa tinapay ito. Ay, ang sarap, ganoy. Double check kong ubi jam. Oo nga. Pati nito, double check din ito. Masarap yung ubi jam? Parang gusto ko na rin gumawa. Agabi na baka. Swabing-swabing. Pinabak na naman yun. Ang sarap. Ang gatas, Noy. Parang may gatas siya, no? Yung tamis niya. Magkano ba to? Magkano to? Ayan ha, pakita natin na chef, 130 pesos. Oh, wow. Ang murang-mura nga. Affordable nga siya, no? Tapos, tinaman naman, ang laki ng bote. Ito po yung normal na mga jam na nabibili natin sa supermarket. Di ba ganyan kalalaki? So, ito. So, pwede na rin tayo mag-order dyan. No, kaya Dex, para pang-parapos natin. Marami na tayong babayarin. Teka, duduukot na ako. Ang dami na babayarin. Ano yung pikot namin dito ng pagkain kailangan sa meal eh. Habang busy dyan. Dahil po kasing panay-panay nakakatuwa. Ang daming bumibili. Sunod-sunod. Tapos, ang bilihan po nila ng mga pumupunta, no, chef? Hindi naman pa isa-isa. Oh, marami. Minsan, isang box po, Kuya Dex. Ayan nga, yung kanina, yung writer na nakita ko, kaibigan natin, yung writer, no, kababayan po natin, bumili nitong, yun nga, yung ubi halaya. Marami niyang binili gabi. Siguro, ngayon pa lang ginagawa na nila na binibenta rin. Ginagawa din negosyo, no? Nakakatuwa din. Bukod sa may kabuhayan sila, natutulungan din nila si Sir Neil. No? Na, yes. Nakita niyo naman po siguro sa likod ng camera, chef, kung gaano karaming empleyado. Yes, no? yes. Lahat ng empleyado ay nasusuportahan dahil sa marami na bumibili. Siyempre, dependent nga dito sa kanilang negosyo, no? Kaya malaking bagay para sa mga pamilya nila. Ayun ha. So ayan, Noy. Maraming salamat. Siyempre, God bless you all sa pagsuporta sa amin, sa panonood sa amin. Mabuhay po kayong lahat. Siyempre, wala kaming hinihiling sa inyo ngayon. Kundi yung maraming blessings sa dumating sa inyong buhay, no? Continue sa pagdarasal lang, Chef, no? Continue din po kami sa pagbibigay ng inspiration sa inyong lahat. At dito lang ako upang magbigay ng mga ma-inspire. Diba po? Ayan, ako. Siyempre, ayun na nga po. Papaalam na kami. Ako po ang lingkod, si Kuya Dex, kasama si Chef Maricel dito. Ako si Chef Maricel. Ayan, no? Bigyan natin sila pagmamahal, Chef. Bigyan mo. Ayan, hanggang sa susunod. Bye-bye!